Matapos ang ilang taon sa NBA na walang kasiguraduhan, sa wakas, nabigyan na ng isang standard NBA contract ang 26-year-old 6'9 Japanese forward na si Yuta Watanabe. Noong Pebrero lang, pinag-usapan natin dito na deserve niya ng maayos na kontrata. At ngayon, heto, nakuha niya na, masaya na siya at ang mga Japanese basketball fans sa kanyang likuran. Ayon kay Blake Murphy ng The Athletic, secured na ang buong season ngayong taon ni Yuta Watanabe sa Toronto Raptors. Sa pagpirma niya sa kontrata, kahit kakaunti na lamang ang laro na natitira, makakakuha pa rin siya ng higit $300,000 o nasa higit 15 million Philippine pesos. Galing pa rin kay Murphy, hindi naman daw kailangang papirmahin kaagad siya ng Raptors. Pwedeng pagtapos pa ng season, pero parang reward na rin daw to sa kanya ng team. Kaya ngayon kaagad siya binigyan ng isang standard NBA contract. Sa pinirmahan ni Watanabe, ayon sa mga reports, ay kasali na rin ang 2021-2022 NBA season. Hindi nga lamang to guaranteed pa sa ngayon, pero kung sakali, inaasahang papalo ng $1.7 million ang kanyang contract next season. Magandang senyales to para sa karir ni Yuta. Pero pinaghirapan niya naman to eh, diba? Nagjaga talaga siya sa US. Kaunti man ang minuto sa umpisa, binabato-bato man sa G-League noon, okay lang. Nasa goals niya lang naman ang kanyang mga mata at ngayon, nag-uumpisa na itong mag-pay off. Sa huling tatlong laro ngayon ni Watanabe sa Toronto Raptors, nag-average siya ng 25.3 minutes a game. Masasabi natin na kasali na talaga siya sa rotation ni Nick Nurse. Bakit nga naman hindi? Nagpapamalas ng efficiency sa loob ng court itong si Yuta. Sa kanilang last 3 games, gumawa siya ng 14 points, 4.6 rebounds at 2.3 assists a game. Kasali na riyan ng kanyang career high 21 points in 27 minutes kontra Orlando Magic. Sa kanyang 39 games din sa team buong season, nasa 44.8% ang kanyang field goal shooting at 40% naman sa labas as he made 24 threes out of 60 attempts. Deserve niya talaga kung anumang tinatamasa niya sa ngayon. At matalino rin ang Raptors sa pag-locked up nila kay Yuta this season and probably until 2021-2022 season. 6'9 guard forward, can shoot well from the outside at sa kanyang height, speed and agility, he can guard anyone in the league. He's a good defender. Ang per 36 minutes niya via NBA.com, nasa 1.4 steals at 1.1 blocks a game siya. Hindi lamang talaga siya sa opensa maaasahan, kundi pati na rin sa kabilang dulo. Kung maging successful siya ng Nick Nurse at ang Raptors sa pag-unlock ng full potential ni Watanabe, magiging beneficial din to para sa future ng team. Kilala naman sila bilang mahusay mag-develop ng mga undrafted talents eh. Ngayon lang, they have Fred VanVleet and Chris Boucher. So let's see. Sa ngayon, win-win situation to para kay Watanabe at sa Toronto Raptors. Maging ang Japan basketball eh. Meron na silang Yuta Watanabe na nagiging established na sa NBA. Meron pa silang Rui Hachimura. Ang 23-year-old forward na si Rui ay nag-average this season ng 13.5 points at 5.7 rebounds. Hindi nga lamang maganda ang kartada ng Washington Wizards, pero kita naman na malaki ang future niya at may puwang talaga siya sa liga. Panalo ang Japan basketball eh, no? Tutok din sila sa NBA ngayon. Makikita mo ang attention nila sa mga Japanese players ng liga. Kailan lang nang inilabas ng NBA na sa Japan, jersey ni Yuta Watanabe ang highest selling jersey simula umpisa ng 2020-21 NBA season. Sinusundan lamang siya ni Curry, Westbrook, Hachimura at LBJ. Si Rui naman last season siya ang naging number 1 sa Japan. Sa lahat ng sales ng NBA jerseys, 24% doon ang jersey ni Hachimura. Sa atin, hindi naman siguro kailangang mainggit tayo sa Japan basketball. Tutuusin, maganda pa nga ito dahil nakikilala na muli sa ngayon ang mga Asian talents unlike nung mga nakaraan taon na kakaunti lamang talaga. Makakatulong to para tignan din ng ibang mga NBA teams ang Asian market. Yon mga Parker, congrats kay Yuta Watanabe para sa kontrata. Deserve niya naman yan at sana magpatuloy din ang pag-shine niya sa NBA. Congrats din sa Japanese basketball. Sa ngayon, hindi na natin masasabing sure win ang Gilas Pilipinas kontra sa kanila sa FIBA. Especially kapag naglaro ang mga superstars nila. Yun lang mga Parker, ikaw, anong masasabi mo sa ating paksa ngayon? I-commento lamang yan sa ibaba, i-like na rin ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. May pag-giveaway tayo ron ng Parker basketball shirt every week. This is W Gameplay. Thanks for watching, mga pare ko. Bye-bye.